ang nadiskubris at ating puntahan ang mga mahiwagan lugar sa ating mundo. Pero bago yan, kaibigan, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiklik ang bell button para sa bagong mga video. Let's go! Number 6. Noong 1994, ang isang tagapastol sa Eastern Turkey ay aksidenteng nadiskubre ang posibleng maalamat na Garden of Eden. Kalaunan, ito ay hinukay ng sikat na German archaeologist na si Klaus Schmidt at ito ay tinatawag na ngayon bilang Göbekli Tepe. Ito ang isa sa pinakamatandang archaeological site sa buong mundo. Ito ay may tuturing na misteryoso dahil sa maraming dahilan. Pero lalo na ang edad nito dahil ito ay posibleng nasa 13,000 taon na. Sa sobrang tanda nito, itinayo ito 7,000 taon bago ang Stonehenge at 6,500 taon na nauna sa Pyramid of Giza. Hindi hamak na mas matanda ito sa kahit saang natuklasang sinaunang lugar sa mundo. Ito yung mga panahon na ang mga caveman ang dominanteng nilalang dito. Kumbaga, primitive na panahon pa. Pero, nakakapagtaka dahil mahirap isipin na ang mga caveman ang gumawa ng istrukturang ito. Dahil alam naman natin na kahit ang komunikasyon ay hindi pa talaga na isasaayos ng mga tao noong mga panahon na yun. Pero hindi rin naman natin may pagkakaila ang mga resulta ng carbon dating nito. Dahil dyan, may ilang naniniwala na ang Göbekli Tepe ay ang sikat na Garden of Eden na binanggit sa Biblia. Ang mga researchers ay nakadiskubre ng mga inscription ng iba't ibang hayop gaya ng baboy, pato, leon at maging mga serpente. Kaya naman, posibleng ang maladisyertong lugar na ito ay dating sagana sa halaman at hayop noong mga panahon na yun. At dahil sa sobrang tanda ng istrukturang ito, ang ilan ay napapaisip na ang may kakayahan lamang gumawa nito ay ang Diyos.